Guys, medyo may malungkot na nangyari. Nag-record ako ng separate audio para sa videos ko kasi hindi ako umasa sa built-in microphone nitong phone. As in, 2 hours akong nag-film at nag-error lang yung audio. Sorry kung magiging pangit yung audio nitong video na to. Gawin na lang ako sa sunod. Thank you for understanding and ayun. Hi everyone, it's me again, Nina. Today is another swatch video and it's actually a new product from my favorite local brand, which is Colourette. It's their 24/7 kit featuring the new packaging of their Colourtints. Matagal ko na actually siya nabili, before Christmas pa. Pero ngayon lang ako nagka-time na ma-film siya. Sobrang inggit na ako sa mga nakikita kong pictures ng swatches nito. And sobrang excited na rin akong itry siya. Pero sabi ko, gusto ko maging first impression. Since gusto ko talaga gawin tong first impression video, syempre gusto ko maging candid yung video na to. Ayokong ma-spoil kung anong kalalabasan ng kulay sa akin and all. Kaya talagang hinintay ko na magkaroon ako ng time na ma-film siya bago ko siya mabuksan and itry. So, ito na yung time na hinihintay ko, mabubuksan ko na siya finally. And ayun, samahan niyo na lang akong buksan siya. Ito siya. I think yung tag nilang 24/7 kit. Ang laban niya is Colourtints, but in the new packaging and new shades. So, it's very exciting. First of all, papakita ko muna sa inyo yung lumang Colourtints para may basihan kayo kung ano yung itsura niya before. And if you haven't watched my videos watching all my Colourtints, you can check it out here. Basta I'll put it somewhere. Please, sana panoorin nyo. And yan, ito yung itsura niya. Kung napanood nyo na yan, ito yung itsura ng Colourtints. Ayan siya. Napagkakamala ng iba to ng nail polish. So, kapag binubuksan ko siya in public, parang weird yung tingin nila sa akin. Kasi parang akala nila mag-nail polish ako. So, ayan. Papakita ko sa inyo. Ito yung lumang packaging. It says, shake me up real good. Kasi, if you have one of these, malalaman nyo na namumuo yung pigment sa ilalim, di ba? And then, naghihiwala yung oil and then yung pigment. So, kailangan mo talaga siya i-shake. Minsan ginagawa ko, kinukuha ko yung dito sa palibot niya, kinukuha ko yung pigment and then yun yung ina-apply ko kapag gusto kong solid and gusto kong opaque yung kulay niya sa lips ko. Ayan yung lumang applicator. Ang disadvantage lang ito is nakakakiliti siya sa lips. Since nakita niyo na yung lumang Colourtints, dito na tayo sa purpose ng ating video. Ito, may card siya. May card. And flyers. And dito yung prices lang. So, individual, it costs $299. Itong kit, itong 24/7 kit is $2,499. Merong all-day kit, which is $1,299. This one, it has the shade names, Celeste. I don't know if it's Celeste or Celeste. Olive, Lucy, Ocean, Umi, Riley, Ellie, Tara, Tati, and Esme. And ang cute nito kasi yung initials nila spells out Colourette. So, yun na lang din yung magiging basihan ng pasunod-sunod ng swatches ko. From C to E. So, another, ang gusto ko sa Colourette is nakikinig sila sa mga sinasabi ng consumers nila. Like, maraming may ayaw nung lumang packaging dahil nagli-leak and yung applicator and then, basta the packaging overall, maraming may ayaw nun. So, nakinig sila and then ginawa nila tong bagong packaging. So, ayan, mag-start na tayo. Ito, unahin natin yung Celeste. Sabi, sobrang na-excite ako. Finally, mabubuksan ko na sila. Ah, okay. So, hindi na siya glass, guys. Parang plastic na siya, which is better. Marami kasing nababasagan ng glass. And I'm so happy na madali na siyang dalhin anywhere. Kasi pag yung glass, sobrang nakakatakot siyang bit-bitin kasi baka mabasag sa bag or mag-leak. Ayan na yung bago. Ang cute. Kung maririnig nyo, meron siyang ball sa loob, nakalagay diba sa anatomy, meron siyang stainless steel ball sa ilalim. It ensures your Colourtint is, oh my god. Shoot. Thank you. Well, if you live in Albay, it's a daily happening ang mag-brown out, so what's new? Back to the video, meron siyang stainless steel ball nga. It ensures your Colourtint is always smooth and blended. Di ba kanina sabi ko sa inyo yung lumang packaging is namumuo yung ano niya sa ilalim? So, ito siguro mas pinaghihiwa-hiwalay niya yung pigment sa ilalim. I-shake mo pa rin siya, pero siguro hindi na as hard as dati. Kasi wala nang nakalagay na shake me up real good. So, tamang shake na lang. Mas dinidisperse siguro nung, hindi ko alam eh. Hindi ako expert ha. Pero feeling ko yun yung ginagawa ng ball. Pinaghihiwa-hiwalay niya yung pigment sa baba. Just let me know below kung alam niyo kung paano nag-work yung ball. And, sige, open na natin. Ooh, meron na siyang
wiper. Guys, meron na siyang wiper. Ang saya-saya ko. Anyway, yung luma, walang wiper, diba? So, tamang ganyan-ganyan lang. And, kaya nag-leak yung luma kasi wala siyang stopper or wiper. And, another upgrade is their applicator. Ayan na siya. Doe foot applicator na. Ito yung mini-wish talaga ng nakakarami. And nakinig na naman yung Colourette. So, plus points for that. And yung amoy niya is just the same as the luma. Oh my god, oh my god. Nabasa ko na hindi siya magsispill kapag binaligtad mo. Gusto ko siya itry pero natatakot ako ha. Kukuha ko ng tissue. Itatry ko kung totoo nga. Ang chismis. Kita niyo yun? Oh. Nice. Oh my god, wala nga. Wala nga nagsispill. Nice, nice, nice. I'm so amazed. Ang galing. Wow, speechless ako doon. So, ayan, i-swatch. Mag-start na tayo ng swatch. Ano pa bang, ano ko sa packaging? Wala, sobrang galing, sobrang galing. Talagang nakinig sila. I'm so happy. And, mag-start na tayo mag-swatch. So, again, this is Celeste or Celeste. Dito muna, saan ka ba? Dito na lang. Ayan yung Celeste. Based from their shade description, it's an everyday plum. And ayan, malinis na yung lips ko. Wala pa akong blush, guys. So, pipili ako mamaya kung ano tingin ko yung magandang pang blush. Okay lang yung color niya. Hindi naman siya parang rare color. Marami na ako nakikita ng ganitong kulay. But it's still pretty. Ang galing yun ng i-apply compared pag nung brush. Kasi mas may control ka na sa product and hindi na siya nakakakiliti sa lips. Para mas maganda yung color payoff niya ngayon na two-foot applicator na. So, ang solid ng kulay niya and effortless i-apply. Yung brush kasi parang para makuha mo yung ganitong kulay, kailangan mo talagang mag-effort na i-apply siya and magkakalat-kalat siya dyan kasi nga runny yung formula and at the same time, yung brush mo is yung parang pang nail polish. Wow. Kung love niyo yung velvet tint nilang debutante, and gusto niya ng color tint version nun. Feeling ko ito malapit. I'm so in love. Okay. Regular makeup wipes lang gamit ko. And madali naman siyang matanggal. Although nagsistain siya. So I think that's a good sign sa longevity niya. Next shade is olive. Ito naman yung kanilang cocoa brown. Marami akong narinig na magandang reviews about this shade. So tinatawag ko lang aking excitement. Kakalma lang ako. Okay guys, kakalmahan lang natin. Oh my god, ang ganda! Ito naman parang fusion siya nung Emma and then yung after party na Velveteen. Napakaganda. Perfect. Grabe, ang ganda niya pang MLBB. Grabe itong olive, ang ganda. So, next shade is Lucy and it's a chili red. Yung first two shades, hindi ko masyado napansin yung paghihiwalay ng pigment and yung oil. Pero ito, kita ko siya dito. Sorry, yung spacing napakapangit. So, nakatingin ako dito kasi dito yung salamin. And napansin ko, ang pangit pala ng spacing ko. I'm so sorry. Okay na yan. Itong Lucy, parang mas ano siya, mas mo oil siya. Kasi ang alam ko talaga sa Colourtints, iba-iba yung ratio ng oil and pigment. And that's what makes each shade unique. And itong Lucy naman, mas matubig siya compared dun sa first two. And we'll see how it works. So, this shade is named after my cousin Lucy. So if you're watching, hi Lulu, hope to see you soon. Ang ganda nung pagka-red niya. Ito, ganito yung mga red na gusto ko, yung parang deep red. Alam mo yun, warm siya pero deep siya. Very wearable red siya para sa akin. Guys, nakakatatlo pa lang tayo. Parang naghihingalo na yung lips ko. So, next is Ocean. It's a caramel beige. Girl, ayusin natin yung spacing. Wow.
Wow. Medyo matubig na naman tong si Ocean. Hindi siya ganun ka-opaque yung kulay compared dun sa first two. Kung gusto niyo ng pa-sweet-sweet lang, kikikulab yung butiki. Kasi pasensya niyo ng lips ko, parang nagda-dry na siya. Beautiful. Ang ganda. Shucks. Hindi kayo magsisisi dito sa Ocean. Mas mellow siya dun sa olive. Yung olive maganda rin siyang brown. Pero ito kung gusto niya ng mas toned down na brown. Gosh, ang ganda. Ano ba yan, Colourette? Grabe itong Ocean. Ocean deep, I have 7 million sea. I'm not keep Ocean. I'm so... Joke. Ay na, tama na. Parang yun yung kanta pag pinapatulog tayo sa hapon, no? Nagbabalot na yung lips ko. I don't know what to do. So next is Umi. It's fire red. It really is fire. Grabe, ito yung mga kulay na hindi ko nasusuot. Pero maganda. Pero hindi ko carry. Siyang suotin. Nang ganito lang, yung parang diffuse. Wow, grabe. Sobrang bright nito. Parang magpapass ako sa kulay na to. Pero para sa mga mahihilig sa bright red, for sure magugustuhan niyo to. Ay, nangangalahati na tayo. So, dito ko naman sa kabila ilalagay. So, next is Riley and it's a blood red. Wow. Ganda. Oh my god, ang ganda. Ako ibang masabi kung di maganda kasi hindi ko alam kung sabihin ko ang ganda talaga. Go, 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 Riley. Next is Ellie and it's a muted red brown. Muted. Brown. Ang naalala ko sa kulay niya ito is Velvet Tint Pregame. It's one of my favorite shades from the Velvet Tint Vault. If you haven't watched that video, please do. Wow, grabe. Tunay talaga, muted red brown siya. Ito yung mga gusto kong isuot na red. Pag feel ko mag-red, ito yung mga hinahanap ko, yung muted lang and then may pagka-brown. Kasi feeling ko sobrang wearable niya every day of my life. Grabe naman. Alam mo, dry na yung lips ko, pero I don't think na-emphasize nitong color tint. Sa malapitan, oo, makikita mo yung pagka-dry niya. Pero pag malayo, feeling ko hindi naman masyado. Malapit na. We're almost there. At wala pa rin ako napipiling ilagay sa cheeks ko. Gusto ko rin actually makita kung gaano ba siya ka-blendable sa cheeks. Next is Tara, and it's a Christmas red. Uy, sayang. Dapat pala binuksan ko to ng Christmas. Ano kaya pinagkaiba niya? Oh. Mas ma-pink siya compared kay Umi. Ito yung nasa pinakababa, si Umi, and then ito si Tara. Mas pinkish itong si Tara. Nalilito na ako sa mga pangalan. Pinkish red siya. Yung Umi kanina, it's red-orange. Next is Tati, and it's a sunset orange. Natakot ako sa space dito. Ay, ang ganda. Oh. Delayed. Maganda. Ooh. Shocks. Diba, alam niyo, hindi ako maki-orange, pero ang ganda.
guys, it's actually a nice coral shade. So, kung naghahanap kayo ng magandang coral shade, I suggest you get this patty. Alam niyo, hindi ako mahilig sa orange, no? Pero gustong-gusto ko tong tati kasi muted siya. Hindi siya yung sumisigaw na orange. Feeling ko maganda rin to sa cheeks. Grabe, we're down to our last shade. And so far, yung umi pa lang yung hindi ko nagugustuhan. Pero it's a matter of personal preference. I still think na walang tapon sa kit na to. Walang tapon sa collection na to. Lahat ng shades maganda. So last shade is Esme and it's a deep plum. I love plums. It's nice. It's really nice. Basically, para lang siyang yung first shade, which is Celeste, na much deeper. Parang ito yung mas match sa buho ko. Wow. Grabe. Ganda nito. Grabe, I'm so torn kung alin na yung favorite ko. But mamaya I'll pick 3 favorites. For now, ito yung Esme. It's really a deep plum na sobrang ganda. Grabe. Kalma, kalma. I think we have a winner. So, ayun, those are all the 10 new shades of Colourette's Colourtints. Wait lang, I'll pick. Ano yung gagamitin ko sa cheeks ko? Pili ako ng gagamitin ko sa cheeks ko para makita natin kung gano'n siya ka-blendable. And I pick Ellie. Ayan siya, ito si Ellie. Shock, natatakot ako. Kasi sobrang pigmented niya, baka masira yung makeup natin. Isang konting dot lang. Ayan. Sobrang liit lang na dot nilagay ko. Hindi, grabe naman. It's really blendable. And another small dot. By the way guys, if you're wondering, yung nasa eyelids ko ngayon is Colourtint in Maya. Hindi ko alam kung ba't naglagay na ako sa eyes ko. Narealize ko siya nung nalagay ko na. Tigdagan pa ba natin? May feeling ko okay na siya. Tigdagan natin ng konting-konting-konti. Like, tig-isang small dots ulit. I think nasobrahan na to. Girl, less is more. Alo, nasobrahan. Grabe, imagine 2 dots lang yun. 2 small dots. So, makita nyo kung gano'n siya ka-pigmented. Lagyan na tuloy natin dito. Tanabi yun na ayusin lang natin dahil feeling ko sumobra. Lagyan lang tayo ng highlight for added drama. So, yung last shade na lang, which is Esme, yung napili kong isuot all throughout this video. And for my cheeks, I'm wearing Ellie. And naglagay lang ako ng konting highlighter, which is their Crystal Prism, Shimmer Tint Crystal Prism. So, this is the final look. Anyway guys, hindi ko na siya ma-wear test tonight because it's already midnight. Pero bukas, gagamitin ko siya. And then, insert ko na lang yung clip ng wear test and my thoughts about its longevity. So guys, as promised, ito na yung wear test. It's just a day after i-film yung swatches ng Colourtints. And pag-asensya niya na yung itsura ko kasi nakaschedule akong tumakbo ngayon. So hindi ako naglagay ng masyadong makeup sa mukha ko. Para hindi maklog yung pores ko. So gamit ko lang is yung tinted sunscreen from Bello sa kilay and yung Colourtints sa cheeks and lips. So sa cheeks ko, gamit ko yung Tati and sa lips ko yung Ellie. Pagpasensya niyo na rin yung bukos kasi bagong liwi. Malayo ng itsura ko kagabi sa itsura ko ngayon. Hayaan niyo na muna, pagpasensya niyo na muna. Purpose ko lang ngayon is ipakita sa inyo yung longevity ng Colourtints. So it's currently 3:59 PM and mag-update na lang ako all throughout the day kung ano na yung status ng Colourtints sa lips and cheeks ko. And babalikan ko kayo, okay? Bye! Nice. Ito ang current itsura ng Colourtints sa akin before ako tumakbo. It's been almost 2 hours pa lang naman since in-apply ko siya.
And I'm back. So, ito na po ang kasalukuyang itsura ng mukha ko. Ayan. Hindi ko alam kung yasitix ko yung pamumula siya after ko mag-run or yung color tint pa ba yan, yung tati. And yung sa lips ko, okay pa naman siya. Andiyan pa naman siya. Ayan. In fairness naman. Parang feeling ko mas ano siya, mas long-lasting na siya kaysa dun sa lumang color tints. Baka siguro dahil din sa applicator and... Kasi feeling ko same formula lang talaga eh. Siguro nakatalo-talo lang sa applicator. Kaya parang mas kapit na siya sa lips, I think. And ayun, babalikan ko na lang ulit. Kaya di muna ako mag-re-retouch para makita natin kung hanggang anong oras siya tatagal. So, later! It's already 8:39 PM. Nasa 5 hours ko na rin suot yung Colourtints. And ngayon may stain pa siya. Yung sa cheeks ko halos wala na. Kasi sobrang pinagpawisan na rin naman ako. Kaya hindi ko na expect na andyan pa siya. And yung sa lips ko medyo may stain pa. Nakita niyo naman kung gano'ng karaming beses na akong kumain. And ano yung mga kinain ko. Understood naman na ganyan na siya. Pero it's been 5 hours and may stain pa siya. And compared doon sa lumang Colourtints, talagang parang uminom ka lang ng tubig, mabubura na siya. Pero ito, ilang beses na akong kumain, andyan pa rin. Although stain na lang, pero andyan pa rin. So ayun, ito yung wear test. Thumbs up sa longevity compared sa lumang Colourtints. Talagang sobrang upgrade to. So ayun, balik na tayo sa video. Pero ngayon, ibibigay ko na yung final thoughts ko as of tonight. All I can say is Colourette really did a great job on this new packaging, on the new shades. Wala akong masabi. It's perfect. Although a bit drying, hindi siya mahalata sa lips. Parang hindi niya na-emphasize yung pagka-dry. So yun lang yung masasabi kong negative actually. Yung packaging, binaliktad ko siya, hindi siya natapon. And titingin ko naman, hindi na siya magli-leak. Siyempre, most of all, hindi na siya mababasag kasi it's plastic. Sobrang ganda na ng pag-apply dahil nga bago na yung applicator. Ang dali mo nang ma-achieve kung gusto mo siyang gamitin ng full. Kasi ako usually talagang lumang Colourtints, bine-blend ko siya using my fingers. So hindi ko naman siya gustong gamitin as full. Always parang ano lang, tint-like lang. Pero ito, parang magagamit ko na siya ng ganito. Kasi ang dali na nung applicator. And ang ganda ng kulay. As sabi ko nga kanina, walang tapon. Nasabi ko lang, the hype is real. If you are going to get one brand this 2020, I suggest kumuha kayo ng isa from this new shades of Colourtints. Hindi kayo magsisisi. Yun lang sasabihin ko, hindi kayo magsisisi talaga. So ngayon, pipili tayo ng top 3 shades ko. So ito yung top 3 shades ko. They are Ocean, Esme, and Ellie. So ito yung Esme, ito yung Ellie, and then yung Ocean. And yun na lang yung nilagay ko sa eyes, no? But, sige, try natin sa eyes ko. Ay, huwag na. May eyeliner na pala ako. Ayan yung Ocean. Ellie. And then ito yung Esme. Yan yung top 3 ko. In no particular order. Because I love them all. Ang ganda. Uy. Kung ang mga trip niyong kulay ay pareha sa trip ko, I suggest you get these 3. Kung 3 lang. If you really can't decide and you wanna splurge, then go get this 24/7 kit. Wala talagang tapon. Wala kayong pagsisisihan. Nahirapan niyo ako pumili ng top 3 sa sobrang ganda nilang lahat. So, ikaw na nanonood, let me know below kung ano yung favorite mo or favorites mo out of this collection. So, ayun. Sana wala na ako nakakalimutan. And before I end this video, if you haven't yet, please like, subscribe, and click the bell para ma-update kayo on my future uploads. And I'll see you guys on my next video. Bye!